Sa isang bako-bako at mahabang biyahe sa bayang sinilangan ng ating pambansang bayani, ang siyudad ng Calamba, papuntang Barangay Buntog sa Canlubang, ay may mga kwento at pangyayaring nagaganap. Unahing tauhan dito ang libo-libong mga magsasaka nakatira sa limang sitio, ang kanilang pamilya, ang kanilang lupa, at ang kanilang buhay. Ito ay ang pagtutol ng mga magsasaka laban sa napipintong pagpapalayas sa lupang kanilang sinasaka nang may kung ilang henerasyon na rin nilang binubungkal. Iyon ay upang bigyang daan ang mga subdivision, golf courses, casino, pabrika, malalapad na kalye, at iba pang infrastruktura na naghihikayat sa mga turista at namumuhunan. Dahil ito ngayon maganda kang ano eh. Dahil ito eh, extension ng golf course doon sa ano, ang lupang Facing nila ngayon is paalisin na kayo dahil nakapagtayo na ng ano. Particular dito sa baba, yung mga napalayas na, particular dito sa may barangay, hindi yung isa, sabi ng Katol, Kapatagan, yung barangay Kapatagan. Ano yun, ano, pwersahan din ginimolis, pinalayas. Mm-hmm. Tapos dito ay ililipat sa iba lugar, bibigyan ng relocation. Relocation. O di, nung mag-iba na yung bahay, itinaboy na lang yung taso, binabangit ng relocation, wala naman sila matiran. Walang bahay na ibinigay? Walang bahay na ibinigay. Siyempre, wala rin hanap buhay. Wala rin hanap buhay, siyempre. Ano-anong mga pangaharas na mga ginawa nila? Aba, tinulungan yung nanay, tatay ko, tsaka yung kapatid, ay, yung nanay ko, tsaka yung mga kapatid ko. Tapos, siyempre, oh. May casualty ang nangyari. Ano nga eh. Ang kinasa sa mga nakulong eh, direct assault daw eh. Kayo pa na ang direct assault? Ay, diyan nangyari nga lang. Dahil nandun na sila sa pagkakataon, na-demolish na sila. Napalayas na. Sa parang tag-ulan, ang gagamit nilang panangga sa ulan, plastic lang. At yung local government mismo, alam niya nung naganap sa pag-demolish sa Barangay Kapatagan, hindi walang ginawa. Sa aking paglilibot sa asyenda, angkas sa motor ni Kaleo, namasdan ko ang lawak ng taniman. Gaano kalawak ang asyenda ay siya rin namang lawak ng pasensya at pangunawa ng mga magsasaka sa daan taon nilang pagkakaalipin sa Panginoong may lupa. Naisip ko rin na kung paano tayong mga tagalunsod ay nabibiyayaan ng hapag na puno ng pagkain, sikmurang laging busog at masarap na lutuin. Yun na rin ay marahil sa sakripisyong dulot ng pagbubungkal ng lupa ng mga magsasaka. Subalit, ano nga bang iginaganti ng lipunan sa kanila? Sa ngayon, ang mga magsasakang naninirahan at nabubuhay sa Hacienda Yulo ay sapilitang pinapaalis. Gamit ang iba't ibang pamamaraan at panlilinlang
upang bigyang daan ng malalaking investors tulad ni na Henry C., Ayala Corporation at ilan pang naglalakihang negosyante. Kasabwat na rin ang mga lokal na namumuno. Mga ilang pamilya yung naapektuhan? Tataas, pataas ng 50 pamilya yung naapektuhan. Ang dami. Sa barangay Kapatagan. Bali, ni isa-isa na ngayon ang mga barangay. Na isa-isa na yung mga sityo sa Sunday. Hindi ngayon, di yung bagong papaalis pa lang ay yung barangay Bising ko. Saan naman sila itinapon? Yung iba, itinapon sa Mahada. Doon sa pinabangit nila ngayon. Ang buhay niya ay bukid, kaulay o bawat saliw. Munti niyang pangarap, dito na nailibing. Kailan pa ba makikita ang lupa? Ang lupa yung sa lupa ng malaking Panginoong may lupa at ng mga korporasyong lokal at dayuhan. Kahit pa ang mga magsasaka ay inisuhan ng Certificate of Land Transfer, Emancipation Patent at GLOMA sa ilalim ng PD-27 at CARP ay walang kasiguruhan na siya ay mananatili sa lupa. Kaya kung ito'y inaagaw at pinapatansik, buhay man niya ay niyaalay para ipagtanggol ang lupa. Wala namang masama sa pag-unlad, pero hindi ata makatarungan ito kung ang buhay at pagkatao ng may 500 pamilyang magsasaka ang kabayaran nito. Sa susunod na nakaharap ka sa masaganang pagkain sa isang restaurant o sa lamesa sa iyong tahanan, at ikaw ay magdarasal ng pasasalamat sa Panginoon, manuman lang sana na idamay mo na rin sa pagdarasal ang mga magsasakang dinuhagi sa kanilang karapatan at niyura ka ng pagkatao. Tutal, sila naman ang nagtanim at nagtangkilik ng iyong kinakain sa araw-araw.